We are on the ninth apostle, although this is the tenth day kasi naman, we included, of course, St. Mary of Magdala, which was last week, no? July 22. Kasi somehow in the tradition of liturgy, akala na si Mary of Magdala is the sister of Martha. Eh, mas mabuti po. Sa tagal ng panahon, syempre, nagiging mas klaro. Alam niyo mga kapatid, ang pananampalataya, mas malinaw sa ating panahon kesa nung panahon ng mga apostoles. Diba? Just imagine, ito si Martha kanina. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng resurrection. Tayo, alam na po natin. And after 2,000 years, after Jesus has risen from the dead, we should know it more because sa tagal po ng panahon, di ba? 500 years na po tayong Kristiyano, Katoliko sa Pilipinas. So, marami po tayo alam na dapat sa ating pananampalataya. Pero alam, syempre naman natin, mga kapatid, bawat isa sa atin, nabubuhay ng simula, parang day one. O, itong kasama ko si PJ, anak niya, 1 year old and 7 months. O, paano? Anong alam niya sa kanyang relisyon, although binyagan siya, si Johan? Eh, syempre, yung mga magulang niya, dala ang kaalaman sa nakaraan. So, kanlang maisasalin. Kung kanlang alam at sinasabuhay, eh, kawawa naman yung bata kung wala siyang malalaman tukol dyan. Diba? Parang pagkain lang at tulog ang kanyang ginagawa. So, kaya ka ginagawa rin natin ito ngayon in preparation for the 500th anniversary para tayo mga meron ng wisyo, tayo merong mga kaalaman na eh hindi po mahuli ang ating kaalaman tungkol sa ating pinananaligan. And so one of them is to know better our apostles because our faith is called the Apostolic Creed. Okay? So in the next, we have now the Apostle Simon. Zeal for God's house. Kasi ang tawag sa kanya, Simon the Zealot. Kakumbine niya isa pang apostle. Actually, ang tawag sa kanya, Simon and Jude. No? On October 28 po, piyesta nila ng dalawa. I put there of Galilee, like si Matthew of Capernaum, pero si Thomas of Galilee. Kasi alam natin, Galilean sila. Pero saan sa Galilee? Is it Nazareth, kamukha ni Jesus, or Cana, kamukha ni Nathaniel, Capernaum, or Bethsaida? Ang iba po, hindi natin alam kung saan sila doon. Pero ito ay zealot, zeal for God's house. Sabihin po natin. Okay, ito po si Simon according to the drawing of El Greco. Zeal for your house consumes me. Alam nyo, pag meron kang zeal, ang tawag sa kanya zealot. Actually, may political meaning yan. Ha? Tignan nyo po. Oh. Simon the Zealot may have belonged to a Jewish sect known as the Zealots, bent on revolution and looking for a Messiah to violently overthrow Rome. So hindi siya Pharisee, hindi siya Sadducees, pero sekta siya. Ha? Siya ay Zealotes, the Zealots. No? Now, anong ibig sabihin nito? Bakit siya naging zealot to overthrow the power of Rome, the Roman Empire that they were under during that time? Kasi naniniwala siya that the Messiah will overthrow the powers because he will be the king, not only of Israel, but the king of the world. If the emperor in Rome is the king and emperor of the whole world that they knew at the time, the Mediterranean world around the Mediterranean Sea, well, they think it will be the time of the Israelite, of the Davidic kingdom to return to that power. Kasi David was a great king. So this is a political, you know, understanding, ang zeal. Pero bakit siya merong ganong zeal? Kasi he has also the zeal for the Mosaic Law. Hindi lang siya naghanap ng revolusyon. Eh kasi gusto niyang ipagtanggol talaga ang nasasabi sa Law of Moses. That means gusto niyang
maipaupo sa kaharian at kapangyarihan ang Diyos. Maghari ang Diyos sa pamagitan ng kanyang batas. Batas na galing kay Moises, of course, from Sinai. Now, is he zealous for the Mosaic Law or more of zealous for Jesus and his teaching? No? I think he became zealous now for Jesus. Siguro, initially, ang motivation niya, nakita niya si Jesus as a zealot. Ito ang Messiah. He will be overthrowing the Roman Empire from Israel. And so, tumaya siya. Tumaya po siya. When Jesus called him, sabi niya, ito siguro. Especially when he saw the power of Jesus in words and above all in action. Sabi na, tama itong tinatayaan ko. No? But, you know, that motivation will have to be purified. So, sino siya? The next slide po. Sabi nila, he is also the brother of Jesus. Kamag-anak pala. In the church writings, no, especially Jerome, no, he believed that what Matthew and Mark referred to Simon, the Canaanite, or the Cananean, they assumed that he was from Cana, a town within Galilee. But probably he was also a brother. Sabi dito, this mistake led to the idea that Simon was present at the wedding in Cana in John chapter 2, where he says that Mary with his brothers of Jesus and his disciples were there. And so, meron din si Matthew na sinabi, Simon, the brother of Jesus. Kamag-anak. Hindi po pinanganak sa isang nanay. No? Same nanay, no? Pero kamag-anak, pinsan barahil, baka patsuhin. Pwede rin pamangkin, no? In the sense sa pinsan, no? Jesus. But that is also a distinction of Simon the Zealot. Next po, how did he die? Ayan. Naalala niyo po kung sino yung binalatan? Flayed, no? The whole skin while he was alive. Skinned alive ang tawag, no? Ano yun? Parang hubad na longganisa? Iba? Ito naman, sabi nila, maraming iba't ibang paraan. Pero he was martyred, definitely. Kingdom of Iberia, no? Parang towards Spain. Pero sabi niya, it's more in maybe Persia. Even in Britain, sabi nila. Pero sabi ni Justus Lipsius, he claimed that he was sawed in half. Nilagari po ang katawan ng taong ito. Kita nyo? Ang zeal of Simon turned to become a zeal for Jesus kasi he was willing to die to that faith that Jesus not only is the Messiah, but the suffering Messiah who was raised up from the dead. Itong patotoo nito, as Simon the Zealot became his zealous, his avid, that consumed his heart to proclaim the true Christ. So parang na-refine, na-purify ang kanyang motivation for following a Jesus politically motivated to a person who is even willing to get into martyrdom, follow Jesus even to the point of his own persecution. Diba? Simon the Zealot. Yan po ang ating ikasyam na apostoles. Okay? So therefore, brothers and sisters, let us para sa akin, be grateful because our apostles are great lovers, dedicated and devout friends of the Savior. They were willing to love Him even in days of sorrow and persecution. Sabi nga nila, a friend in need is a friend indeed, in or out of season. God bless you po.
Thank you for listening.